Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ko sa channel ko, this is Mila Tremos again. And today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawang diaper bag yung Neverfull Mm Azur ko. So, tara! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka sa channel ko, this is Mila Tremos again. And today's video guys, kung nakikita nyo yung title, papakita ko sa inyo yung aking Neverfull Mm Diaper Bag. What's inside? And papakita ko rin sa inyo yung aking, magre-review rin tayo ng Neverfull Mm Azur 2 years review. Since papakita ko na rin naman sa inyo, so mag-review na rin tayo ng wear and tear ng aking Neverfull Mm Azur. So bago tayo mag-start guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the bell button po para updated kayo kung may bago tayong unboxing ng vlog. And kung hindi nyo pa napanood guys yung video ko na paano ako nag-lose ng 31 pounds in just 8 weeks, panoorin nyo guys, talaga may matutunan kayo doon. And kung hindi nyo alam kasi kapapanganak ko lang yung baby ko, magki 3 months na siya. So galing kami sa check-up today kaya naisipan kong ipakita sa inyo yung aking diaper bag, which is my Neverfull Mm Azur. Kasi yung Neverfull Mm Azur ko, pang travel bag ko talaga siya. Since hindi kami nagtatravel kasi nga bagong panganak ako at saka walang time kasi may newborn. Kaya ginawa ko siyang diaper bag. So tara mag-start tayo kung paano ko siya ginawang diaper bag. So ito yung aking diaper bag or Neverfull bag. So, usually pang travel ko to siya guys na bag. Kasi maganda siya pang travel kasi open to. So, ganyan siya. Maganda rin siya pang diaper bag kasi open siya. So, pag kung ano kailangan mo nandiyan na siya, hindi ka na magkakalkal sa loob or may zipper. Lalo na pag may baby ka, di ba? Lari ganyan. Tapos, kailangan umiiyak-iyak, kailangan ng gatas. So, ganyan. Tapos, bigay kagad gatas. So, hindi ka na magkakalkal sa loob. Kaya, maganda siya pang diaper bag. So, ito yung aking diaper bag, ang aking Neverfull Mm Azur. So, this is a Mm size, okay? So, ito yung aking diaper bag. Ayan siya. So, ito, binili ko lang to siya sa Amazon, which is $12.99. Super mura. Maganda siya kasi kompleto na siya, malalagay mo na lahat na kailangan ni baby. And then, madali pa siyang ilagay sa loob, di ba? I-pass mo na siya sa loob ng Neverfull mo. Then, ayan na. May diaper bag ka na. O, di ba? So, pag binuksan mo, madali mo rin siya makukuha. And pag kailangan mo mag-travel, tatanggalin mo lang din to. And then, ilagay mo na yung kailangan mong i-travel dito. So, napakadali niyang gamitin. So, ito yung usually daladala ko pa pag kasama ko yung aking baby. So, galing kami sa check-up kanina. So, ito lang yung usually mostly dala namin. So, ito, daladala namin ito lagi kasi yung baby ko iyakin, lalo na pag sa car. Una rin naka-stoplight kami, nung mistop, umiiyak siya. Pero pag umaanda yung sakyan, hindi siya umiiyak. Yun lang, minsan pag nasa traffic, umi-stop, umiiyak siya. So, kaya binubuksan ko to. Yan. Para may music siya. Tapos, tumatahimik naman siya. Kaya, lagi namin tong dala-dala. Ayan. And then, saka dito yung ano, may ano siya, pamuna sa labi. And then, dito, ano to siya. Meron ako rito ano eh, ah. Usually, ano tong, yung loob nitong kabila, gatas ng baby ko. Ayan. So, naka-scoop na siya kung ilang scoop ang kailangan. Kasi, di ba, para ready na. Ayan, may gatas ni baby dito sa kabila. And then, ito yung pamunas niya sa labi. And then, dito sa kabila, ito yung kanyang dede na may tubig na, eksakto na para sa gatas. So, tatakta ko lang yung gatas tapos lalagay ko dito. So, ready na siya. And then, sa kabila, ito yung kabila niya. Ayan yung aming, may ano siya rito, baby wipes. And then, hand sanitizer. Dapat talaga lagda may hand sanitizer. Ayan. Hand sanitizer. And then, yung diaper ni baby dito sa kabila. And then, lagi itong dala-dala guys. Kasi minsan, di ba, pag na dumidede sila, minsan nagkakalik sila dito, nangangamoy gatas na
Japanese minsan, mabaho. So, kaya lagi ko itong dila kasi nilalagay, ni-espyan ko sila nito. Ang bango nito, favorite ko to. Dati pa to, gamit din to nung baby kong daughter ko, ngayon 3 years old na siya. Ito rin yung gamit niya madalas. So, ang bango nito, as in. So, galing siya sa bench. Pampinas. Naalala ko Pinas kasi pag ano na amay ko to. As in, ang bango niya. Ayan. Kaya lagi ko itong dala-dala. So, ayan lang yung usually dala namin sa aking baby diaper bag. Ayan, pinapasok ko lang siya dito. So, and then dito sa pouch ko, yung binadala ko, nilalagay ko na lang yung aking wallet. So, yung wallet ko, ito yung wallet ko ang liit. Favorite wallet ko siya, guys. Kung nakita niyo yung pag-unboxing ko nito, hindi ko pa siya nare-review. Pero ang ganda niya, as in, favorite wallet ko pa kasi ang liit. Kasi, ayan o, may malalagay ka ng card, 6. And then, sa loob, meron pa siyang lagayan ng cash. So, yan. Sa loob, may tatlong card pa rin ako. Tapos, may cash pa, di ba? So, this one is from YSL. Ayan. Ayan lang. Ganyan lang yung aking Neverfull diaper bag ko. Napaka-simple lang. Tapos, pag nilagay mo itong diaper bag ko, di ba? Pag binuksan mo, pinasok mo sa loob. Ayan. Tapos, isuot mo. O, di ba? Ang ganda. Super convenient niyang gamitin. Ang ganda. Kaya, ang ganda gawin diaper bag ng Neverfull. Bila mo lang siya ng ganito sa Amazon or kahit saan, mura lang, $12.99. Diba? So today, ngayon, mag-review naman tayo ng aking Neverfull MM, 2 years ko na ito siya nabili. So, 2 years old na tong aking bag. So, check natin yung resibo. Nandito kasi resibo sa loob eh. Hindi ko inahalis yung mga resibo niya eh. Kung nasa loob lang sila ng bag. So, this one, ano siya? 2019 na bili. So, 2 years old na siya, guys. Check natin. Ito yung pouch niya. Check natin yung pouch niya muna. Natanggal yung pouch niya eh. So, yung pouch niya, ang ganda pa. Yung mga ano niya, gold niya. As in, gold pa. Ayan. Tapos, yung mga corner niya, wala siyang kadumi-dumi. Intact pa siya. Wala siyang stain. Diba? Pwede mo siya ay ganito. Yung gold niya, guys, wala pa rin siyang katarnish-tarnish. As in, mukha pa rin siyang new galing sa store. O, diba? Yung zipper niya, super smooth. Ang ganda. So, usually, yung ibang tao, dinadala nila to ganito lang. Kunyari, mag-grocery ka, diba? Or mag-night out ka, lalabas ka. So, ito lang dala-dala mo. Pero hindi na siya bekdalhin na ito lang kasi ano eh, parang hindi ako nagagandahan. Ewan ko, para sa akin lang ha. Kung ewan ko sa inyo guys, comment down below kung gusto niyo siyang gawing pouch. Para sa akin, hindi ko siya gustong, hindi ko siya bet na bit-bitin na ganito lang. Parang kasing simple lang masyado. Parang walang kadating-dating. Ewan ko sa akin lang ha. So, ganyan. Diba? Pwede niyo siyang gamitin kahit saan. So, ayan. Tapos yung loob ng aking Neverfull, check nyo. Marami siyang ano, dumi-alikabok lang. Ayan o. So, this one is made in USA. Ayan. Super linis pa. Medyo maalikabok lang siya, guys. Pero wala naman siyang serious stain. Maalikabok lang siya. Ayan. May nakalagay siyang Louis Vuitton. Meron siyang stain na maliit. Ayan o. Wala pala. Alikabok lang siya. So, yung dito niya, guys, usually sa Neverfull talaga, ito nagkaka-wrinkles. Kasi pag ginagamit mo ito, pag gumagan ito siya, nagkaka-wrinkles. Pero this one, wala pa siyang wrinkles. Kasi mukha pa siyang brand new. Ang ganda. Kung napapansin niyo yung ganito niya, super linis, wala rin siyang water stain. Kasi in-sprayan ko ito ng water protector. So, at least kahit umulan, gamit ko ito, hindi siya magkaka-water stain yung leather niya. Kaya, wala siyang kadat-dat. Super ganda. Walang wrinkles. As in, walang problema. Ang ganda. Ang alaga ko talaga sa bag. Binibaby ko kasi yung mga bag ko eh. Kaya, super linis. Ayan o. Mukhang new pa din. Pati yung strap. Pati yung amoy new pa din. Tapos yung bottom niya, ayan o. Wala man lang ka gas. Super ganda pa din for 2 years old bag. Pero bihira ko lang din naman kasi ito siya gamitin. So, yung mga gold niya dito,
wala rin siyang ka, wala rin siyang ka-tarnish-tarnish guy. As in, super dinis niya. Diba? So, ito pala kung hindi nyo alam, itong chain ko from Burberry. Hit niya, no? Nilagay ko lang siya dyan kasi para may style. So, this one is, dati ito sa Burberry bag ko kasi binenta ko yung Burberry bag ko kasi nabibigatan ako. Kaya, iniwan ko na lang ito sa akin. So, ayan. Yung gold niya, as in gold pa. Wala siyang ka-tarnish-tarnish. So, usually guys, kaya wala pa siyang ka-wrinkle-wrinkle dito kasi pag ginagamit ko to, pag hindi ko siya ginagamit, nilalagyan ko siya ng pilo sa loob tapos nakatayo siyang ganito lang. Nakaganyan siya. Kasi kaya siya nagka-wrinkle dito pag nilalapag mo, gumagalito siya, bumabaloktot ng ganyan. Kaya siya nagka-wrinkles. Kaya pag tinatabi ko to, hindi ko siya ginagamit, nilalagyan ko siya ng pilo sa loob and then nakaganyan yung pagkakalagay ko niya, nakapatong ganyan. So, at least hindi siya nagka-wrinkles dito sa mga strap niya, kaya mukha pa rin siyang new. Kasi depende yan sa pag-aalaga sa mga bag niyo. Diba? So, ayan guys. That's all for today's video. And thank you again for watching my video. And I see you on my next vlog. Bye! Bye!